walang limitations na binigay sa'yo? Wala. Okay, that's wala nice. Po. Kasi, nandun po yung tiwala niya sa akin na to overdo everything. Sobrang thank you po sa question. Marami nagtatanong, lalo na lumabas po yung trailer. Siyempre may mga nagtatanong kay Karen personally. Ako may mga friends ako na gusto nilang malaman personally kung ano yung reaction ni Karen. Feeling ko, kaya hindi po siya naging mahirap at first. Kasi actress din po si Karen. Okay. So galing po siya sa Meta with tawag dito. Siyempre actress din po siya. So yung judgment, wala po siya agad. Kasi naka-base po kami sa script and bakit siya ginagawa. And as an artist, alam po namin yung role namin sa society. So, kung tutuusin, hindi siya about sa akin. About po siya sa nire-represent ni Cedrick kay Joaquin sa society. Para mas mag-generate po siya ng mga questions, ng mga doubts. So, in-explain ko sa kayo, kung tutuusin po, siya pa po yung control lines ko. Oh. Yeah. Tapos, kasi parang na-practice namin yung sa relationship namin na laging i-challenge yung mga norm. So, lagi namin tatanungin kung bakit ganito, ganyan. Basta constructively, pinag-uusapan namin yung mga bagay-bagay. Kaya hindi po siya talaga naging issue. Pero ngayon lang po niya ito napanood, hindi po niya napanood yung trailer. Tatanungin ko po mamaya. Pero yun po, so far sa process po, simula nag-start and during ano filming it, All good. Walang limitations na binigay sa'yo? Wala. Okay, that's wala nice. Po. Kasi, nandun po yung tiwala niya sa akin na to overdo everything. And nandun din po kasi yung guidance and may tiwala po talaga sa set. Ayun po. To be honest po, hindi ko po I respect, you know, kung yun ang desisyon ng isang couple na to open or to have someone enter their relationship. Personally, hindi lang ako talaga. Yes, char. And then, match po. hindi lang po ako as of today, hindi po natin alam, maybe tomorrow it might be different, but today, hindi ko po nakikita yung sarili ko having a third person with, if I have a partner na merong papasok na pangatlo, personally, hindi po ako yon. Pero never ko pong hinuhusga. Sorry, direct pasigit ako. Not necessarily yung tatlong, yung threesome na setup, hindi yung buong kwento, like yung conflict sa family, tapos nag-resort into ganitong klaseng relationship, yung mga tipong ganun, di ba, na ganun ka-komplikado. Parang ganun na yata komplikado yung mga kwentong ganun, di ba? Yes po. Kaya din ako really nahirapan nung nabasa ko yung script kasi I really have to understand kung ano yung pinagdadaanan lahat ng characters and alam kong iba na rin yung generation nila sa generation natin. So generation. Ay, magkakaedad lang naman kayo din eh. Matanda na po ako. Mukha ka ng bata pala. Medyo matanda na po ako. So kahit ako nung ginagawa po namin yung movie, I had to do research. I had to really parang delve into the kind of setup and world kasi kahit ako hindi ako familiar. So we made sure as people na gagawin nun eh may angkop na research sa lahat ng pinagdadaanan ng character. Especially it's really, you know, you watch the person self-destruct eh. I mean, yung character ni Tina, makikita mo talaga kung paano siya nag-self-destruct with yung pagiging impulsive niya. Yung pagsisik niya ng temporary happiness all the time that he wants always to feel good every time that he's down. So yung I believe yun yung
talagang kailangan namin i-aralin or isabuhay para mas maging better. Yes, Cedric. Ako po, nothing against po ako sa mga ganinong setup. Kasi kung may consent po parehas ng parte ng couple na ng relationship na yun, wala pa akong problema dun. Kumbaga nirespeto ko po kasi kanya-kanya tayo ng preferences eh. And yun nga po, kanina may nagtanong na po na nabanggit ko po yung sa pagiging sex positive. Nandun po kasi ako sa pagiging sex positive na wala pong problema pag-usapan yung sex. As long as nagiging sensitive din po tayo sa mga kasama natin sa grupo na pinag-usapan. Pero ako, personally, hindi ko po masasabi kung kaya ko siyang gawin kasi unang-una, hindi po siya, seryosong bagay po siya. Kaya hindi ko po masasabi kung kaya kong gawin yung threesome. Pero hindi ko po gina-judge yung mga tao or mga couple na gumagawa nito. Sa akin kasi, ang pagkakaintindi ko lang yung dun sa pag may mga ganong problem, yung parang, o sa ganong relationship, yung parang napaka-ano nung sex sa kanila. Hindi tabi, parang napaka-importante talaga yung sex sa relationship. Yun yung ano sa story. Parang, gusto niyo po bang mag-salta about it? Personally po para sa akin mahalaga po talaga sexual life sa relationship. Kasi it's not just about the activity itself. Yung intimacy po kasi minsan napakahalaga ng the way mong hawakan, the way mong kausapin, the way mong kinakares yung ano partner mo kasi communication po yun na hindi kailangan ng mga salita. Kaya para sa akin po, wala pong problema kung sex positive ka at kung ang pag-uusapan ay sex. Kasi parte po siya ng relationship. Oh. Yeah. Thank you, sir. Yes. Si Miggy, parang marami kang hugot dyan. Well, same naman po. As of now, I don't see myself na nakipag-threesome. Like, parang hindi po kasi yung preference ko. But again, same po sa mga sinabi ni Cedrick and Cedrick na we respect po yung preference ng mga tao. Kasi sila po yun eh. Magkakaiba naman po tayo lahat eh. And at the same time, I feel like wala naman talaga problema na pag-usapan yung sex kasi first of all, ginagawa naman yun and hindi naman siya parang something to laugh about. Isa yun sa mga na importanteng bagay rin sa mga tao, sa ibang tao. And I feel like at the end of the day, we just need to respect. Respect lang po talaga yung kailangan natin ibigay sa isa't isa. Yes, to add to that lang po na with the question na sa pinakita ng movie na sex is really important, especially sa characters ni Tino, ni Tino. But we also saw in the movie na kahit gaano ka-importante ang sex, importante naman talaga. May mga bagay din na kailangan na i-consider para din mag-work ang isang relationship. Ay yun ay tiwala, trust, which was broken. So, yun yung kind of the irony of things no, sa pelikula na kung gaano ka-importante yung sex, ganun din naman din ka-importante ang trust. Threesome or menage a trois is something na hindi lahat ng tao nauunawaan or hindi i-judge. Automatically, when you hear someone in an open relationship, judgment follows. So, what do you want for us, the audiences, to understand about the dynamics of a threesome relationship? Kaya mo ginawa itong movie na to? Well, I just really wanted po talaga to present truth, the truth that what happens, na nangyayari lang, nangyayari po talaga yan sa community regardless if I experienced it or not. I know people who are in that kind of setup or relationship and it works for them. And
I believe na just like in any story, kailangan maikwento din ito. People say kasi na taboo siya or something na ganun na hindi pinag-uusapan, but lagi nga sinasabi ni Miggy, ang sarap ikwento nito mga ganitong kwento na untold, na kahit na nagre-representa na hindi lahat sa community are open to this, but you know, to a lot of relationships na nasa ganitong setup. So I just really wanted to present truthfully yung kwento, yung ganitong klaseng setup. I just wanted na the movie, hindi naman sasagutin lahat ng, kumbaga, the movie doesn't want to answer a lot of questions. But I just really wanted to present na, okay, this is happening, so that you, when you watch it, can understand, and regardless kung tanggapin mo o hindi, nangyayari siya. Parte siya ng buhay ng tao, regardless kung anong gender preference mo. At hindi lang naman din siya nangyayari sa LGBTQ. Nangyayari yan sa heterosexual relationships. So, yun po.